Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. DWXI, Himpilan ng Mabuting Balita. Himpilan Pinagpala. Ang DWXI ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tumpak na oras ay 6 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. Manatili lamang pong nakikinig sapagkat susunod na ang programang magbibigay sa inyo ng saya at sigla, ang Yes Saturday Jam, ang tinig ng mga kabataan ng Diyos. Alinan atin siyang papurihan, mga kabataan ni Yahweh, mga kabataang dinubog ng Diyos. Iba't iba ang talento at kakayanan, alinan atin siyang papurihan. Sa Yes Saturday Jam, tinig ng mga kabataan. Sa Yes Saturday Jam, ihayag sa lahat kabutihan ni El Shaddai. Mga kabataan ni Yahweh, tapat at patuloy na maglilingkod. Iyahayag sa lahat kabutihan ng Diyos, pagmamahal na sa atin tumubos. Sa Yes Saturday Jam, tinig ng mga kabataan. Sa Yes Saturday Jam, ihayag sa lahat kabutihan ni El Shaddai. Ihayag sa lahat kabutihan ni El Shaddai. Kabataang pinilit hinirang, sundalong magkakampyon. Si El Shaddai ang sandigan sa habang panahon. Kabataang pinilit hinirang, sundalong magkakampyon. Si El Shaddai ang sandigan sa habang panahon. Kabataang pinilit hinirang, sundalong magkakampyon. Si El Shaddai ang sandigan sa habang panahon. Sa Yes Saturday Jam, tinig ng mga kabataan. Sa Yes Saturday Jam, ihayag sa lahat kabutihan ni El Shaddai. Ihayag sa lahat kabutihan ni El Shaddai. Ihayag sa lahat kabutihan ni El Shaddai. Kabutihan ni El Shaddai. Amen! Sa umagang ito, patuloy nating ihayag ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai. At good morning po sa lahat ng mga nakikinig at salamat sa Diyos. Sabado na naman, salamat sa Diyos. Yes, Saturday Jam na naman. Pinagpalang umaga po, una sa lahat sa ating punong lingkod, ang ama ng ating community, Brother Mike Velarde, Sister Belen, ang kanyang kabiyak ng puso, at syempre po sa kanyang buong pamilya. Mabiyayang umaga rin sa ating Head of Education at sa ating mga elder disciples, assistant elders, SVDs,
at lahat ng mga kapwa natin manggagawa, kasama ho yung mga masisipag nating manggagawa ngayon, na kanina pa lamang alas 6 ng umaga o alas 6:30 ng umaga ay nasa Anvil na at ginagayak na yung lugar na ating pagtitipunan para sa ating Saturday family appointment at sa ating pastoral encounter with a servant leader. At syempre, hindi humawawala sa umagang ito lahat ng mga nakikinig sa ating himpilang pinagpala, DWXI, ang ating mga lolo, mga lola, mga tito, mga tita, at ganun din ang ating mga kabataan na nakaantabay, nakatune in sa ating official YouTube channel, Delta Broadcasting System. At syempre, naririto na naman ang programang magbibigay, magdadala, maghahatid sa inyo ng sigla at saya, ang Yes Saturday Jam, ang tinig ng mga kabataan ng Diyos. At syempre mga kapatid, simulan na natin ang ating kwentuhan, ang ating tawanan at higit sa lahat, yung pagkatuto natin sa ating pananampalataya. Ako nga po pala ang inyong makakasama, ang inyong prayer buddy, Charles Angelo Nacianceno. At sa ating pagpapatuloy, atin hong basahin ang salita ng Diyos at tayo ho ay mananalangin. Kukunin natin yung ating pagbasa sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus ayon kay San Mateo, Kabanata 16, talata 13 hanggang sa mga sumusunod. Jesus went to the territory near the town of Caesarea Philippi, where he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" "Some say John the Baptist," they answered. "Others say Elijah," while others say Jeremiah or some other prophet. "What about you?" he asked them. "Who do you say I am?" Jesus, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the Living God." At sa atin pong wikang Filipino, pakinggan po natin. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pa pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos sa manaming mapagmahal, sa mga sandaling ito kinikilala namin na Ikaw ang Kristo. Ikaw ang aming tagapagligtas at Ikaw ang patuloy na nagliligtas sa amin sa mga panahon na kami ay nalulubog sa kamalian, kami ay naliligaw, nagkakasala. Panginoon, sa pamamagitan nawa ng Add to Cat series na ito sa programang Yes Saturday Jam, aming samo at panalangin na mas makilala ka pa po namin. At habang nakikilala ka namin, mas nakikilala rin namin, Panginoon, ang pananampalataya na sa iyo nagmula at ikaw ang nagpasimula. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng kakayahan na makaunawa sa misteryo ng pananampalatayang ito. Kahit katiting lamang, Panginoon, nais naming matuto kung ano ang aming pinananampalatayanan. Nang sa gayon, bandang huli, masabi namin
na kami ay mga Katoliko. At hindi lamang kami basta Katoliko, kundi kami ay mga buhay at buhay na mga Katoliko. This we pray in the mighty name of Jesus and through the powerful intercession of the Blessed Virgin Mary. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the life. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth. By the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt. Amen. I am Catholic. I'm proud to be a Catholic. And I am not just a Catholic, but I am an alive Catholic. At ito ho yung ating panawagan. Ito yung ating pag-asa, mga kapatid, ano? Na tayo hindi lamang maging mga nominal Catholics, kundi mga active, mga alive, mga growing and matured Catholics. Kung kaya, napakaganda nung hindi lang month-long series eh, kundi ano ba ito, year-long series ba yung mangyayari tuwing Sabado, kung saan tatalakayin natin sa seryeng pinamagatang Add to Cat or Add to Our Knowledge about the Catechism, no? Yung laman ng ating pananampalataya, yung pinoprofess natin. Ano, by the way, sa mga ngayon lang nakatutok, tayo ngayon ay nasa series ng Add to Cat, kung saan tinatalakay ho yung mga articles of faith, no? Pag sinabing articles of faith, para may idea ho kayo, ayan yung ating pinoprofess, nare-recite after ng homily ni Father kapag ka Sunday Mass.
Okay, kapag sinabi na ni Father right after ng kanyang homily, I believe in God, yun, yung mismong detalye nun, yung mismong laman nun. That is the summary of our faith. Yan yung laman ng ating pananampalataya, mga kapatid. And we hope that through this series, ano, ay nakakapag-impart ho kami kahit paunti-unti ng knowledge about the faith wherein we belong, the Catholic faith. At ngayon, sa umagang ito, mga kapatid, tayo ngayon ay nasa second article or third article, kung di ako nagkakamali, no? Tayo ngayon ay nasa article 3, no? At ano yung article 3? It is about the Son of Man who became man, that was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. At last Saturday, tinalakay nila Brother Justin and Sister Sarah yung intro. Kumbaga, binigyan nila ng pambungad itong article na ito. At ngayong Sabado naman, pupunta tayo doon sa part na o sa bahagi na the Son of Man became man. Ang anak ng tao ay naging tao. Parang medyo confusing, di ba, sa una. No, lalo na kung i-attribute natin itong particular na titulong ito, no, itong title na ito, kay Jesus. Bakit? Kasi tinalakay natin nung mga unang mga Sabado that Jesus is God. Ngayon, siguro magtatanong kayo, no? Eh kung Jesus is God, bakit siya mismo, many instances in the gospel, I think only in the gospel, ah, yung apat na aklat ng Ebanghelyo, Jesus mentioned or the writer mentioned o pinepresent nila si Jesus bilang Son of Man. Okay, parang medyo confusing. Kala ko ba Diyos si Kristo? Eh bakit ang tawag niya sa sarili niya ay siya'y anak ng tao? Ano ba talaga? So, ito lang ho, ha, para mawala yung kalituhan ninyo. Jesus is fully divine, he is fully God, but Jesus is fully human. Kapag sinabi ho nating fully human, mga kapatid, ibig sabihin, lahat ng pwedeng maramdaman ng isang tao, lahat ng pwedeng amaranasan ng isang tao, lahat yon, mga kapatid, ano, ay naranasan ng Panginoon, except with one thing, at ano yon? Yung pagkakasala. Yan. Yung magkasala, yun lang yung exemption ng ating Panginoon. Bakit? He was conceived immaculately. Walang bahid dungis, walang bahid sala, no? Sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Ngayon, habang tayo ay nasa talakayan, ano, mga kapatid ko, gusto kong sagutin natin yung tanong para mas relevant sa atin, para hindi lamang parang intellectual itong pinag-uusapan natin. I would like to ask you this question. Kasi dito tayo magsisimula. Ano ang kaya mong gawin para sa taong mahal mo? Yan. Total naman, sa Lunes, Pebrero na eh. No? Itong buwan ng Pebrero, Love Month. Ano ang kaya mong gawin para sa taong mahal mo? No, yan, pwede kayo, yung mga nakikinig ho sa ating YouTube channel, Delta Broadcasting, you can comment doon sa ating live chat, anong kaya mong gawin para sa taong mahal mo? No, kumbaga, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa taong mahal mo? Bakit? Habang sasagutin natin yung tanong na yan, masasagot din natin, bakit kaya ang Panginoon, no? Diyos na siya eh. No? Yung lahat ng pwede mong isipin, no, na pwede mong imaginein, meron na siya kasi sa kanya nga lahat galing iyon eh. But the question is this,
Why did the Word, who is God, become flesh? Bakit kaya si Jesus, bagamat siya ay Diyos, no? Talagang ginusto niya, no? Talagang pinili niya na magkatawang tao. Diba? Alam niyo kung anong bottom line? Bottom line is, ganun kanya kamahal. Ganun kanya kamahal. At dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo, gusto niya na mailigtas ka. Yon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, gusto niya na ikaw na iniibig niya ay mailigtas. And that is the very meaning of love. No, ibig sabihin ng pag-ibig, it is to will the good of the others. No, ibig sabihin, gustuhin ang ano, ang gawan ng kabutihan at mapabuti yung iyong minamahal o yung ibang tao. No? Ngayon, sagutin natin, why did the Word become flesh? Mamaya, mga kapatid ko na nasa YouTube, babasahin ko yung mga comments ninyo, ha? Yung mga comments ninyo, anong kaya mong gawin para sa taong minamahal mo? Yung mga nakikinig sa ating OFW, ngayon may mga listeners tayo from Dubai, si Brother Jeff nakikinig sa atin. Yan. Ano ang kaya mong gawin para sa minamahal mo? Now, sabi ko kanina, the bottom line of all this is the love of God for us. Yung kagrabe, yung ganung katindi, yung ganung ka-intense na pag-ibig ng Panginoon ang siyang nagtulak. Saan galing yun? Doon galing yun sa yung mahabang version ng credo, which is the Nicene Creed. Ano yung sinasabi doon? Kaya nagkatawang tao ang Panginoon, sabi dito, and I will quote this, "For us men and for our salvation, He came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, He became incarnate of the Virgin Mary and was made man." Ngayon, bakit daw nagkatawang tao? Una, para sa atin. Pangalawa, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Alam natin ito eh. Siguro naririnig nyo na ho ito sa mga pangaral ng mga kapatid nating disciple. Yung salvation history na tinatawag, yung kasaysayan ng pagliligtas ng Panginoon. Bakit ba pumasok yung idea o yung konsepto ng pagliligtas? Simple lang. Kasi mayroong hindi naging tapat. Mayroong sumira sa pangako. Mayroong tumalikod sa kasunduan. At ano yung isa sa mga pangakong unang-una noon? Ito'y nagmula kay Adan at kay Eva. At anong sabi ng Panginoon ni Yahweh? Maaari ninyong kainin lahat ng bungang kahoy na naririto, maliban lang sa bunga ng punong ito. Okay, nagkaroon ng agreement. No? And for some reason, nasira yung agreement na iyon. And then, nagkaroon ngayon ng lamat yung ugnayan. Diba? Nagkaroon ng lamat yung ugnayan dahil sa pagkakasala ng mga tao. Pero ito ang kaiba. Ang Diyos na ang na-offend, ang Diyos na ang nasaktan, siya pa ang nag-initiate na makipagkasundo sa tao. Always remember this. God becoming flesh is God's initiative out of His love dahil sa kanyang pagmamahal. No? Ito'y pagkukusa ng Diyos sa ngalan ng kanyang pagmamahal sa atin na tayo ay mailigtas. At paano tayo maililigtas? We have to be reconciled with God. No? Kailangan, no? Parang ano yan eh, walang pinag-iba yan sa puzzle kung kayo ay mahilig sa puzzle. 'Di ba? Yung perfect picture ng puzzle ay makikita mo lang kapag ka yung kaliit-liitang mga piyesa, mga pieces ay nailagay mo in order, no? Doon mo makikita yung entire na picture. Ganun din, no, sa ating ugnayan sa Panginoon. We have to order ourselves
kailangan nating ayusin yung ating sarili. Pero ito naman ho yung realidad. We cannot fix ourselves alone. Hindi natin kayang ayusin buhay natin mag-isa. Di ba? Hindi natin kayang linisin yung kalat natin. Minsan nga, akala natin nililinis na natin, yung pala nadadagdagan pa yung dumi. Kaya dito na pumasok, no, si Jesus. Dito na pumasok ang Diyos para ano? Yung kalat mo na hindi mo malinis-linis, siya ang maglilinis upang kayo ay magkasama muli, upang tayo ay makaisa niya muli. No? Ngayon, babalikan natin yung tanong natin kanina. Gaano mo kamahal yung taong mahal mo? At ano ang kaya mong gawin sa taong pinakamamahal mo? Yan. Di ba? Ganda kaya nun. Kasi pag talagang mahal mo, gagawin mo lahat eh. Pag talagang mahal mo, lahat ng mga possible options, i-explore mo eh. Para ano, maiparanas mo lang, maabot mo lang, at masabi mo lang, at maiparating mo lang yung mensahe ng pag-ibig mo doon sa taong iyon. No? Ngayon, gaano ka kamahal ng Panginoon? Simple lang. Ah, hindi simple eh. Extraordinaryo. Gaano? Yung kanyang kaisa-isang anak, ibinigay niya para sa iyong kaligtasan. Gaano tayo kamahal ng Panginoon? Si Jesus, na kaisa-isang anak, ibinigay niya para sa ating kaligtasan. No, hindi nagbigay ng portion eh. 'Di ba? Kasi tayo bilang tao, yung pagmamahal natin sa kapwa natin may hangganan kung minsan eh. 'Di ba? Hanggang dun lang sa kaya mo. Pero pag naubos ko na lahat ng luha ko sa iyo, tama na. Ah, pagka ako'y napagod na, tama na. No, portion of ourselves. Pero sa Panginoon, sa Diyos, iba. Yung buong sarili niya, ibinigay niya sa atin. Yun yung unang reason. Para tayo ay makasundo, mailigtas tayo. Bakit ang Panginoon nagkatawang tao? Why did the Word of God, why did the Word become flesh? Another reason is this. Sabi dito, sa Catechism of the Catholic Church, number 458. The Word became flesh so that thus we might know God's love. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Now, mahaba yung binasa ko. Paiikliin lang natin. Bakit daw nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, ang Diyos sa persona ng ating Panginoong Jesus? Nang sa gayon, lubos nating malaman kung ano ba ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. Alam nyo ho kasi, pag sinabi nating pag-ibig, yung definition niyan o yung meaning niyan depende sa pananaw ng tao. For some people, naiintindihan nila yung pag-ibig as pleasure. For some people, naiintindihan nila yung pag-ibig as pagiging affectionate sa tao, pagiging thoughtful, pagiging maalalahanin sa tao. For some people, naiintindihan nila yung pag-ibig kapag sila'y nakapagbibigay o sila'y nabibigyan, no, ng bagay, ng material, no? Para sa kanila, ay mahal ako ng taong ito. Bakit? Kasi binibigyan niya ako ng ganito, no? For some people naman, para sa kanila, ang kahulugan ng pag-ibig ay yun dapat may kilig. May tipong, hindi pong magkatinginan pa lang kayo sa mata, parang, iba na.
Pero, eto ang problema. Pagka iba-iba tayo ng pamantayan at pakahulugan ng pag-ibig, maaari tayong maligaw. And worst, maaari tayong makasakit. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Ha? Parang ganito mga kapatid, I want you to imagine this. Imagination lang ito ha. I want you to imagine na ang Panginoon nung una nasa itaas, pinagmamasdan niya tayong kanyang mga nilikha. Tapos, nakikita niya, ay, ba't ganun? Ba't parang iba yung perception niya ng love? Bakit para sa kanya yung love yung dapat lagi kang may nakukuha? Bakit para sa kanya yung love dapat yung parang laging thoughtful? No, kaya anong ginawa niya? Sige na nga. Para maintindihan ninyo once and for all ang ibig sabihin ng pag-ibig. No? Papadala ko ang aking anak para siya mismo ang magbigay halimbawa sa inyo ng ibig sabihin ng pag-ibig. Ngayon eto pa, sa lumang tipan, ha? Most especially in the book of Numbers, in the book of Kings, in the book of Deuteronomy, in the Old Testament books, ang mga Israelita nung unang panahon, kahit pa yung ibang mga tao, ibang lahi nung unang panahon, yung perception nila sa Diyos o sa pag-ibig ng Diyos ay iba. Para sa kanila, ang Diyos napakahigpit. Yung tipong, mahal ka ng Diyos kapag ka pinaghihigpitan ka, kapag ka sinasaktan ka. No, mahal ka ng Diyos kapag ka ganito. Pero eto ho, ha? Dahil sa distorted yung image ng love, distorted yung pananaw sa pagmamahal. No? Kaya ipinadala ng Panginoon yung mismong exemplary model. Yan. Yung model par excellence ika nga. O, yung talagang dapat tularan ng lahat ang ating Panginoon. Para ano? Ipakita sa atin ano ba talaga ang pag-ibig. At paano? Ano raw ang pag-ibig? Love is patient. Love is kind. It is not envy. No? It is not jealous. It gives itself. Yan daw ang pag-ibig eh. Anong napapansin ninyo? Lahat ng iyon, nag-uugat sa tinatawag na self-giving. Pagbibigay ng sarili. Hindi self-interest. Ito ho, tandaan ninyo ha. Pag yung tao na nagsasabi mahal ka, pero ang gusto niya ay parang laging advantage. Ang advantage ay sa kanya. That is not self-giving. That is self-interest. No, parang gusto niya lagi kabig ng kabig. Ayaw nang nagbibigay. Ay nako, magtaka ka na at magtanong-tanong ka na kung mahal ka ba talaga ng taong iyan. Kasi bakit? Kung yung kanyang pagmamahal ay pagmamahal na galing sa Panginoon, nakaugat galing sa Diyos, it always gives, no, itself. Lagi yang nagbibigay. Okay? So tigil muna tayo ron ha. No, kasi baka nalululod ho kayo sa mga sinasabi ko dito. Pero titigil tayo saglit bago ako tumuloy doon sa aking point. Ayan. O, babasahin ko yung mga ibang nagko-comments dito. Nahihiya pa yata yung iba pero may nag-comment dito. Hindi na daw siya mag-aasawa. Ngunit sabi ko, hindi na ayon sa kalooban ng Diyos ang relasyon nila. Hindi ko alam ang gagawin ko. Brother, tulungan mo akong ipanalangin siya. We will pray for you, sister. Yan. Ngayon, sige, naantay ko yung mga sagot ho ninyo, ha? Itong 5,200 na nakikinig sa atin sa YouTube, mag-comment kayo. Ano yung inyong kayang gawin sa ngalan ng pag-ibig? Ngayon,
Anong sabi natin kanina? Una, ang Panginoon, kaya siya nagkatawang tao, para tayo ay mailigtas at maipagkasundo sa Diyos. Pangalawa, kaya nagkatawang tao ang Panginoon para maintindihan natin at malaman talaga natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng God's love. Ano ba talagang ibig sabihin ng pagmamahal? Kasi iba-iba nga tayo ng perception. Iba-iba tayo ng pananaw. No? Another thing, the Word became flesh. Ito, maganda ito ha. To be our model of holiness. Ulitin ko. The Word became flesh to be our model of holiness. Sabi dito, take my yoke upon you and learn from me. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but by me. Jesus is the model for the Beatitudes and the norm of the new law. Ngayon, papasimplihin lang natin ha. Kaya bumaba ang Diyos sa persona ng Panginoong Jesus ay para bigyan tayo, no, para bigyan tayo ng example, what does it mean to be holy? Now, gusto kong bumalik sa lumang tipan. Alam natin na sa lumang tipan and even sa bagong tipan in the time of Jesus, yung mga Pharisees, yung mga scribes, yung mga experts sa batas, to ha, gumawa sila ng napakaraming batas. I think, kung di ako nagkakamali, around 600 negative laws. Ito yung mga bawal. O yan. Bawal kumilos pag araw ng pamamahinga. Bawal kumain ang hindi naghuhugas ng kamay. Okay? Bawal, ano pa ba? Iba-ibang mga negative laws na kanilang ginawa. Bakit? Para sa kanila, when you are able to comply on those laws, wala pa po yung mga positive laws, ha? When you are able to comply on those laws, you will be holy. Yan. Kita nyo, ha? Pag nagawa mo yung mga pinagbabawal, tama ba yun? Pag nagawa mo yung mga pinagbabawal, o pag nasunod mo yung mga dapat ma-comply, no? Externally, ha? Magiging banal ka. Pero ito ho, realidad. Ha? Binago yan ng Panginoon. Sinet ni Linaw, kinlarify ni Jesus, what does it mean to be holy? Eh? No? Para sa Panginoon, ang pagiging matuwid, hindi panlabas lamang. Kundi, yung ginagawa mo sa panlabas, yan ay bunga na lamang. Yan, tandaan nyo yan ha. Yung pinapakita natin sa panlabas, yan ay bunga na lamang ng kung ano ba talaga yung tunay na nilalaman ng ating kaibuturan. Parang ganito, para mas maintindihan natin. Going to church does not make you holy agad-agad. Okay? By simply going to church, magiging banal ka na? Hindi. By simply attending prayer meeting, magiging banal ka na? Ay, hindi. Pagka minsan nga, realidad, ano? Minsan, the more na tayo ay nasa loob ng simbahan, the more na tayo ay nakapakikinig ng salita ng Diyos, kung minsan, mas tumitigas ang ating puso o kung minsan naman, lumalaki ang ating ulo. Bakit? Eh, dami ko nang narinig na aral. Kaya pagka ako nakapakinig ng aral na parang narinig ko na dati, ay, alam ko na yan. Wala nang change, wala nang growth. No? Kaya ang pinakaturo ng Panginoon simple eh. Magsimula sa loob. Hindi pwede na ang ayos-ayos mo sa panlabas, nakikita kang nagdarasal, nakikita kang nag-iikapo, nakikita kang nagsisimba, nakikita kang nagrosaryo, pag nagrosaryo kang lakas-lakas pa, diba? Pero yung kaibuturan natin, bulok na pala.
No? May isang awit nga yan eh. Anong sabi dun sa awit na yon? Yung naglinis ka nung labas nung kopa, tapos yung kalooban hindi mo nililinis. No? Anong punto ng Panginoon? Righteousness or holiness begins from within. It begins from inside and out. Kaya nagkatawang-tawang Panginoon para ipakita sa atin ano bang ibig sabihin ng kabanalan. Para sa mga Hudyo, ang kabanalan ay hindi ka pag sinabing kumilos, huwag kang kikilos sa araw ng pamamahinga. Pero nilinaw ng Panginoon 'yun eh. In fact, there is one instance in the Bible kung saan araw ng pamamahinga, nagturo siya. Araw ng pamamahinga, nagpagaling siya. Diba? There is this one a story in the Bible na ginawang illustration ng Panginoon na merong Samaritano na nananakawan along the way. May mga dumaan, yung mga nagsesilbi sa templo. Pero dahil sila ay may tungkulin sa templo, aba, nilagpasan lang nila. Bakit? Well, para sa kanila, mas mahalaga yung temple duties kaysa sa kanilang duty bilang mga anak ng Diyos. Anong tinuturo dun sa atin? Sino ho yung tumulong dun sa nabugbog? E de yung hindi pa niya kalahi. Bakit kinuwento yun ni Jesus? Para sabihin sa atin, this is the way to holiness. The way to holiness is changing from within and applying that change on the outside. No? Mga kapatid, hindi pwede na tayo yung andalas natin nakapakikinig ng salitahan ng Diyos, pero yung pagiging Kristiyano natin hanggang ambel lang. Pag nasa labas na, parang wala na lang. Ano? Hindi pwede yun eh. In fact, mas marami tayong napakinggan, mas malaki ang pananagutan natin sa Panginoon. Kami nga kong mga preachers eh. Mas marami kaming nasabi. Mas marami kaming nalaman. At hindi namin ginawa, mas malaki yung aming pananagutan sa Diyos. No? Kaya anong gustong sabihin ng Panginoon? Okay, imitate me. Imitate me, learn from me. Alisin mo yung mga akala mong magdadala sa iyo sa kabanalan. Hindi yan. Eto, ako na mismo. Tularan mo na lang ako. Di ba? May pakialam sa kapwa. Hindi lamang laman ng simbahan, laman din ng lipunan. No? Hindi lamang magaling sa loob ng simbahan, nakikisangkot din sa mga gawaing panlipunan kung saan may kawalang katarungan, may injustice, kung saan mayroong mga nangangailangan, kung saan may mga tao na naghahanap, humihingi ng tulong. Alam nyo ho, sa mga Egyptians, sabi ng mga Egyptians, ang pamantayan daw nila na tinatanong sa kanila, para sila ay makapasok sa langit, ay dalawang tanong tinatanong sila. Una, have you found your joy? Diba? Nasumpungan mo ba yung nagbibigay sa'yo ng galak? Pero pangalawa, have you given joy to other people? At ano raw yung pinakamahalaga doon? Ang pinakamahalaga daw doon yung pangalawa. Why? Because if you are able to answer na yes, nakapagbigay ako ng galak sa iba, aba, masasagot mo na rin yung number one na tanong. Bakit? Masusumpungan mo lamang ang kagalakan kung ikaw ay makapagbibigay ng kagalakan sa ibang mga tao. Again, self-giving. Self-giving.
Ngayon ito, tayo din daw, tutuusin tayo. Ha? Tutuusin tayo mga kapatid. Batay sa kung paano tayo namuhay sa lupa, huhusgahan tayo. Batay sa kung gaano tayo namuhay sa kabanalan. Diba? Sino yung nakapasok sa langit sa panahon ng paghuhukom? Sino yung inilagay sa kaliwa at sa kanan? No, habi, kasama ka namin, nangangaral kami. Kami yung mga tagasunod mo. Nagpapagaling kaming kasama ka. Anong sabi? Umayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Ano sabi ng Panginoon dun sa mga nasa kanan? Paano kami? Kailan kami nagpagaling? Kailan kami dumalaw sa mga may sakit? Kailan kami? Kailan ka nauhaw? Binigyan ka namin ng maiinom? Kailan ka walang maisuot? Binigyan ka namin ng isusuot? Anong sabi? Anumang ginawa ninyo sa kaliit-liitang na kapwa ninyo, ginawa nyo rin sa akin. That is the way to holiness. Service. That is the way to holiness. Giving of self to other people. Yes, attending the sacraments is good. Ha? Maganda ho yun. Magsimba kayo, mag-prayer meeting kayo. Kasi dun yung nalalaman kung anong gagawin. Pero ang tunay na magpapabanal sa inyo, sa ating lahat, kasama po ako dun, ay yung pagsasabuhay natin ng mga bagay o mga aral na ating napapakinggan. Okay? Linawin ko ha. Prayer meetings, they are good. Attending the Mass, they are good. Availing the sacraments like confession, good. Devotion, like praying the rosary, praying novena, goods na goods. But more than that, kailangan yung living in action. And that is what will make you holy. No? Bakit? Bakit daw ang Panginoon nagkatawang tao? Ito yung pinakarurok. And I think this is the ultimate goal of life. Diba? Nagsimula sa nahiwalay tayo sa Diyos, nakipagkasundo tayo sa Diyos, pinakilala niya sa atin kung anong ibig sabihin ng pagmamahal, tinuruan niya tayo kung ano ba ang paano ba maging banal. Ano bang ibig sabihin ng kabanalan? Ito naman. Jesus became flesh so that He will be able to make us a partakers of the divine nature of God. Ito ha, sabi dito. For this is why the Word became man. The Son of God became the Son of Man so that man, by entering into communion with the Word and thus receiving divine sonship, might become the Son of God. For the Son of God became man so that we might become God. No? Sino nagsabi nun? Si San Agustin. Diba? Ang Diyos daw, nagkatawang tao, para ipakilala tayo, ay pakilala ang sarili sa Kanya, para ipaalam yung pag-ibig niya sa atin, no? Para turuan tayo paano bang mamuhay sa kabanalan, maging kawangis ng Panginoon, no? And hopefully, we come back to our original image. And what is our original image? Image and likeness of God. So kung tandaan nyo to ha, lahat po tayo mga imago Dei. Yan. Imago Dei. Ang ibig sabihin ng imago Dei, image of God. Kalarawan natin, kawangis natin ang Panginoon. No? So yun yung apat. Ha? Why did the Word of God become flesh? Parang sinasagot natin yung tanong, anong kaya mong gawin sa taong mahal mo? Anong ginawa ng Diyos? Ang kaya niyang gawin na ibigay niya yung kanyang anak para makipagkasundo sa atin. Ibinigay niya yung kanyang anak at nagkatawang tao yung kanyang anak para turuan tayo na lumakad
sa landas ng kabanalan para ipakita sa atin ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig at para ibalik sa atin, no? Paalala sa atin yung original image natin, imahe ka ng Diyos. Kaya simula ngayon, mga kapatid, pakiusap ko, huwag nyo na hong ikakatwiran na sapagkat ako'y tao lang. Kasi bakit? Pag ang lagi nating katwiran ay sapagkat ako'y tao lang, para bagang, ha? Para ho, para lang, na parang iniinsulto natin ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ang lumikha sa iyo eh. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Okay? So ngayon, eto, may mga 7,500 tayong listeners sa Delta Broadcasting. Yan, sila sister, sila Brother Jeffrey, si Sister Marites, Sister Estrelita. Yan, happy listening. Sister Josie Bernal, yan, sa Abu Dhabi ito. Yan, Juan Paulo Rubrica. Yan, Sarah, nakikinig din. Sister Connie. Hi, Sister Connie from Macau. Sister Mirna Custodio from Imus. Sister Elvira Pagala. Sama natin sa prayer ang nalalapit na 28th anniversary ng El Shaddai Macau chapter. At ganoon din, sama natin sa panalangin natin ang kaarawan ni Sister Rezel Estoy kahapon at ang kaarawan ngayon ni Brother Brainard Kalub. So happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. At paalala lang ho, no? Babasahin ko lang yung programa natin. Magsisimula po ang ating programa sa ganap na alas 2 ng hapon. Ito po ay sisimulan ng opening prayer ng ating MC and acknowledgement ng sponsors natin sa araw na ito, ang GMA Quezon City at ang Manila, City of Manila. 2:10 to 2:40, opening joyful praise. 2:40 to 2:55, live testimony. 2:55 to 3:05 ay joyful praise muli. 3:05 to 3:50, makikinig po tayo ng topic na pinamagatang OFW, Overcoming Family Worries. At ang magbibigay po sa atin yan ay ang Formation Team of Disciples of Hope Community mula po sa Fairview, Quezon City, Reverend Father Edward Galiora D.S. 3:50 to 4:15, joyful praise. 4:15 to 4:30, sharing natin from Ambel and the International. 4:30 to 4:45, joyful praise ulit. 4:45 to 5 ay yung mga guests natin na magbibigay ng kanilang messages. At tayo tutungo na syempre, 5:30 to 6:30 ang healing message ng ating servant leader, and 6:30 to 6:50 ay ang pagdarasal ng Rosario na pangungunahan ni Brother Marlon Saet and Sister Angie Petrace. 6:50 to 8 ay ang Eucharistic celebration at ang magpe-preside po ay ang ating spiritual director ng El Shaddai DWXI PPFI Reverend Father Sunny Declaro. So, mga kapatid, paalala, patuloy lamang nating sundin yung mga nag-a-assist sa atin sa parking, sa traffic, para maging smooth lang po yung ating pagpasok sa loob ng compound, sapagkat may mga modifications po ngayon since mayroon tayong mga bisita, may mga guests tayo, so may mga adjustment ho sa sistema ng parking. But please, follow them mga kapatid ko, para hindi ho tayo mahirapan. At ngayon, sama natin sa panalangin ang pamilya ni Sister Neri Canyalita, ang aking pamilya, at ang pamilya at intensyon ng lahat ng nakikinig ngayon. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na mapagmahal, salamat po sa biyaya na makapakinig kami. Lord, nawa masagot namin yung tanong mo, sino ka ba para sa amin? At nawa kagaya ho ni San Pedro, masabi namin, ikaw ang Kristo,
ang aming tagapagligtas, ang Diyos na nagmamahal, ang Diyos na nagtuturo ng kabanalan, at ang Diyos na nais muling maibalik sa amin ang imahe mo, ang imago Dei. Lord, mold us, guide us, bless us. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At sa himig po na inyong napapakinggan, pansamantala po akong nagpapaalam. Ito po ang inyong nakasama, ka-prayer buddy, sa talakayan ng Add to Cut, Brother Charles Angelo Nascenseno. Manatili lamang po tayong nakatutok, mga kabataan. Always remember, we can make a difference. Dito lang yan sa Yes Saturday Jam, ang tinig ng mga kabataan ng Diyos. Iyayag sa lahat kabutihan ni El Shaddai.